Abiso po sa mga motorista. Planuhing mabuti ang biyahe panorte dahil simula sa Sabado, sisimulan na ang pagtataas ng LX San Simon para matugunan ang problema sa pagbaha. Kung aabot ba ang konstruksyon sa undas at eleksyon, alamin sa sentro ng balita ni Karen Villanda live. Audrey, asahan na ang pagbagal o mabagal na takbo ng mga sasakyan sa bahagi nga ng NLEX San Simon simula ngayong Sabado. Dalawang lane kasi, Audrey, ang isasara dahil tataasan na ang parte ng kalsada na lagi binabaha. Abiso sa mga motoristang suki ng NLEX. Dalawang lane sa bahagi ng San Simon Tolaok Bridge ang isasara na muna simula ngayong September 23 araw ng Sabado. Tataasan na kasi ang kalsada ng expressway na binabaha sa tuwing nalulubog ang probinsya ng Pampanga at Bulacan kapag malakas ang ulan. Ayon sa NLEX, sisimulang isara ang lane oras na bumaba na ang volume ng mga sasakyan sa Sabado. Magsasara po tayo ng dalawang lane. Sa gitna po yung umpisa, no? So at any point in time naman meron po tayong dalawang lanes per direction. Ibig sabihin po yung northbound may isang lane na matitira and then mag-implement po tayo ng counter flow sa southbound para maging dalawang lanes and then dalawang lanes pa rin po yung ating pa-southbound. Inabot dati ng 0.68 meters. O hanggang bewang ang pagbaha sa naturang parte ng NLEX. Kaya naman itataas na sa 0.7 meters ang kalsada. Pero dahil may tulay, kikitid na lamang sa 4.5 meters ang clearance sa pagitan ng itataas sa kalsada at ng Tulaok Bridge. May plano rin ng DPWH na itaas ang 1 metro ang tulay upang maitaas pa ng 0.3 meters o maisarado ng 1 metro ang itataas ng kalsada. Dito ay maibabalik sa 5.2 meters ang clearance sa pagitan ng tulay at kalsada. Pero habang wala pa ito, paalala sa mga truck na dumadaan sa NLEX, tiyaking nasa 4.27 meters lamang ang taas ng kabuuang truck. Talagang nakikipag-coordinate na rin po kami dun sa ating mga trucking o yung mga magta-transport na matataas. Para sa gayon ay maintain nila na sa 4.27 sana yung kanilang total height. Kasama na yung load nila para siguradong hindi po sila sasawit doon sa tulay. Inaasahan ng NLEX na babagal ang daloy ng mga sasakyan sa parte na ito ng expressway oras na magsimula na ang konstruksyon. Pero hindi naman tulad ng takbo ng mga sasakyan noong may pagbaha sa lugar. Maari pa rin makatakbo ng 60 kilometers per hour ang mga motorista. Sa pag-aaral ng expressway, magtatagal hanggang sa katapusan ng taong 2023 ang konstruksyon. Pero sa October 27 hanggang November 5 ay bubuksan na muna ang lahat ng lane sa ginagawang kalsada upang bigyan daan ang mga pagdagsa ng motorista sa eleksyon na susundan na rin ng undas. Audrey, pondo nga ng NLEX, no, yung gagamitin para nga itaas yung parte ng kanilang kalsada na binabaha sa tuwing ngang nalulubog ang probinsya ng Pampanga at Bulacan. Audrey. Okay, Karen, pondo ng NLEX. Hindi naman ba ito magiging dahilan para maningil ng panibagong toll ang pamunuan ng NLEX o yung panibagong toll hike? Yes, Audrey, ayon naman sa NLEX, no, hindi naman ito magiging dahilan para magkaroon ng toll hike. Ginagawan lamang nila ng paraan itong pagbaha sa kanilang expressway dahil mga motorista din naman yung nahihirapan na magdaan sa kanilang expressway sakaling bumabaha dun sa parte na ito. No? Ito yung Tulaok Bridge sa may San Simon. Audrey. Maraming salamat, Karen Villanda.